Hey guys! Welcome dito sa aking channel. Kamusta kayong lahat? I am very happy to see all your smiling faces. 199 subscribers. Woo! Sa mga bagong nag-subscribe, salamat po sa inyo lahat. Ang video na to ay parang follow-up video tungkol dun sa kung kailangan mo rin ba mag-vlog. Yan. Gumawa ako ng video tungkol dun. So, eto parang follow-up video to. Yes, papaano nga ba mag-vlog? Well, wala naman talagang pattern kung papaano mag-vlog. Walang pattern yan. It's up to you kung papaano mo gagawin yung vlog mo. Pero etong akin lang naman, bibigyan ko lang kayo ng idea kung papaano nga ba gawin ang isang vlog. Or papaano ako gumawa ng isang vlog. Itong paggawa ko ng vlog ay inspired din inspired by those people na pinapanood ko at mga sinusubaybayan ko. Yan, sila yung motivation ko at kaya yung pattern ko sa pagba-vlog. So parang hawig din ng mga pinafollow ko. Yun. Sa paggagawa ng vlog, hindi ka dapat ma-intimidate dun sa mga tao na nag-video at gumagawa ng mga vlog na nasa magagandang lugar sila. Ang unang step kung papaano mag-vlog ay hindi yung kung nasaan kang lugar, kundi yung sarili mo. Yourself is the story. Ikaw ang kwento. For example, kasi ganito kaya hindi tayo minsan hindi tayo na-motivate na gumawa ng vlog kasi ganito ang nasa isip natin. Iniisip natin na wala naman akong magandang gamit na ipipresent sa vlog ko. Wala naman ako dun sa magandang lugar. Wala namang waterfalls dito sa amin. Nandito lang ako sa bahay. Nagkukuko ng aking pusa, nagkukuko ng aso ko. So parang feeling mo boring ka. Boring yung magiging kalalabasan ng video mo. Hindi panonoorin yan dahil lang sa nasa magandang lugar ka. Ibig sabihin, example pa, para mas maging malinaw sa inyo. For example, imagine mo, nasa isang lugar ka na napakaganda. Tapos may waterfalls, blue yung sky, malinaw yung tubig, perfect to vlog. Pero imagine mo na walang nagba-vlog doon. Yun lang, waterfalls lang, blue yung sky, tapos malinaw yung tubig. Yun lang. Diba parang normal lang yun, magiging karaniwan lang yun. Pero imagine mo na nandun yung paborito mong vlogger. Nandun siya, nagba-vlog doon sa lugar na yun. So, ang pinanood mo talaga doon, yung vlogger na nagba-vlog doon. So, it doesn't matter kahit nasaan ka. Hindi yan importante. Ang importante, ikaw, yung sarili mo, ikaw yung kwento. Kahit ano pa yung ginagawa mo, kahit ano pa yung kaboring sa tingin mo, kung ikukwento mo ng maayos at isishare mo, i-vlog mo, for sure panonoorin yan. So, hindi talaga yung kung nasa magandang lugar ka or nasa bahay ka lang, hindi yan tungkol doon. It's you na pinapanood ng tao, na panonoorin ng tao, hindi talaga yung lugar. Kasi makikita mo yung mga lugar na yan sa mga commercial, sa TV, normal mo na makikita yan eh. Pero ang pinapanood talaga yung vlog, ay yung vlogger, yung nagbi-video. So ang una mong dapat tandaan pag maggagawa ka ng vlog is ikaw yung storya. It's how you tell your story, kung paano mo sabihin yung story mo. It doesn't matter kung nasaan ka. I will try to find na mga video ko na sa bahay lang. Actually, karaniwan ng mga video ko, sa bahay lang kami. Ng asawa ko, lalo na yung journey namin nung pagbubuntis niya, dito na kami sa bahay. Kasi hindi kami makalabas, hindi kami makapag-swimming kasi nakaabang kami dun sa pagbubuntis niya. Nandito lang kami sa bahay, pero binidyo ko pa rin ang binidyo. May nanood, pero it's fine kung para sa akin, okay lang na hindi ganun karaming nanood. Pero okay lang kasi na-share ko yung side ko, yung ako, yung kami, na ibahagi ko sa inyo. So, yun, isa yung sa mga example na hindi naman natin kailangan na ng isang magandang lugar na para tayo makapag-start ng isang vlog. Kasi tayo mismo ang istorya. Ikaw mismo ang story. Yun. Yun eh.
Yun yun. Parang familiar yun. Pangalawa, sa kung paano mag-vlog, ibahagi mo yung sarili mo. Share what you love. Yan, kung anong trip mo, kung anong hilig mo, ibahagi mo yan. It's either music, sports, yan. Ako mahilig ako sa basketball talaga. Pagkanta, art, dancing, yan, paggawa ng video. It doesn't matter kung ano man yan na hilig mo. Basta ang importante, ibahagi mo para maka-establish ka ng connection dun sa mga audience. Kasi sigurado yan na there's someone na kagaya mo rin ng trip. For example, hindi na lang yung sarili ko. Meron akong kilala, meron akong sinusubaybayan na ano siya, parang coach siya. Hindi ko alam yung pangalan niya mismo. Mavs ata yan, Mavs Phenomenon something. Pinanood ko siya kasi mahilig ako sa basketball. Tapos nakaka-relate ako dun sa pagdayo-dayo nila. Yan, nami-miss ko actually. Kasi dito sa Denmark, hindi katulad na dati na. Kasi ako, gawain ko dati, talagang dadayo kami ng tropa. Ganyan. Kahit hindi ganun kalaki yung pusta, every Sunday, dadayo kami. So, etong si Mavs, Coach Mavs ata ang tawag sa kanya. Hindi ko siya masyado napapanood na, pero napanood ko siya few times. Ang ganda ng video niya, natural lang. Binahagi lang yung hilig niya na pagbabasketball. One scene ang naalala ko, dadayo sila somewhere in sa Maynila ata yun. Tapos, yan, vlog lang siya. Tapos, kumain sila ng mga ihaw-ihaw. Ganun. Tapos, nakatutok lang yung camera habang naglalaro sila. There's nothing special. Walang special doon na kumbaga, I mean, may drone shot pa. Walang ganun. Nakandun lang yung isang kaibigan niya na nag-video. Tapos, pinakita lang nila doon yung laro nila mismo. Natalo ata sila doon. Pero, happy sila na umuwi. Tapos, vlog din sarili niya ulit na kunento niya yung mga nangyari, yung mga ganong kasimpleng bagay. There's nothing special, pero binahagi lang niya yung hilig niya. Pero nagustuhan ko, mas engaging yung ganon. Na-feel ko dahil totoo yung video niya. Nagkaroon kami ng connection kasi para sa kami ng hilig. Ganun. Hindi man million agad yung subscribers niya, pero marami na rin. Kasi marami rin talaga na mahilig mag-basketball. So ganun yung ibig ko sabihin na ibahagi mo yung hilig mo. Kasi sigurado, there's someone out there na pareho kayo ng hilig. At kahit papano mo ikwento yan, makaka-relate sa'yo yan. Kasi, paras kayo ng hilig. Pangatlo, importante to, make a plan. Parang script para ma-hit mo yung kung ano yung mga dapat mong ipakita sa video mo. Para mas maging malinaw, mas madaling maintindihan. Hindi ako ganun dati. Basta video lang ako ng video. Ganyan. Siguro may... It will work. Makakagawa ka ng video. Makakatapos ka ng isang video. Isang buong araw mo. Kuha ka ng camera. Salita ka. Pero, at the end of the day, sana may isip ko na sana na-cover ko to. Sana na-videohan ko to. Ganon. So, marami akong na-miss. At saka, hindi ganun kalinis yung mga video ko. Hindi ganun kaganda ba sa palagay ko. Na dapat may mas igaganda pa. Yun, kasi hindi ako nagpaplano dati kung paano ko uumpisahan at tatapusin yung video. So, I advise you na sa paggagawa mo ng vlog, make a plan. Gumawa ka ng plano, gumawa ka ng script. It will save you sa pag-i-edit din. Kasi mas mapapadali. Mas hindi longer yung video mo, walang masyadong masasayang na mga footages mo kasi planado yung video at mga shots mo. Pero syempre, gawin mo siya as natural as possible. Kasi yun talaga yung papanoorin din ng tao. Isa sa mga panonoorin nila yung how you deliver it as natural as possible. Kasi masasarap panoorin yung natural eh, diba? Yun. Kung meron mang pang-apat, ito lagi ko ito sinasabi, enjoy, have fun. Yan ang pinaka-importante. Kalimutan mo yung naunang tatlo, kalimutan mo lahat yun. Ito lang ang tandaan mo,
Have fun. Have fun. Have fun. Sa paggagawa ng video at pag-vlog. Enjoy mo. Yan ang pinaka-importante. Pwede mong kalimutan itong naunang tatlo. Huwag lang itong pang-apat na to. Dapat ito talaga yung pinaka-goal mo eh. Bago ka mag-start ng vlog, dapat nag-i-enjoy ka. Bago ka gumawa ng vlog, nag-i-enjoy ka. Hindi yung dahil lang nakikiuso ka. Ganun. Hindi dapat ganun. At lagi yung tatandaan na walang pattern ng pag-vlog. Walang pattern yan. Kahit papaano mo gustong ikwento yung buhay mo, there's no one should say kung paano mo gagawin yung video mo. Yun. Wala dapat magsabi sa'yo kung paano mo gagawin yung video mo. It's always up to you kung paano mo ikukwento yung sarili mo, yung vlog mo. Yun lang, sana may napulot kayong aral dito, no? At enjoy, have fun doing and making videos. At enjoy nyo. Yun ang pinaka the best doon. And yeah, I will see you next time, guys. Bye-bye. You know, kaya eto si shoutout kay Coach Mubs. Mubs ata talaga yun. Wala kasing cellphone ko eh. Hindi ko ma-research ko sana. Mubs Phenomena. Parang ganun yung naaalala ko eh. Eto, shoutout sa inyo. Keep up the good work, guys. Salamat dahil meron kayong pinapakitang ganun. Napaka-natural lang ng video nyo. At tapos ang galing niya mag-basketball. Panalo. Galing niya. Dami talaga malulupit sa Pilipinas na mag-basketball. Grabe. The best ang Pinoy. Medyo kinulang lang tayo sa height eh. So yun, sana may pagkakataon na mapanood niya to. No? Paano kaya niya mapapanood to ni Coach Mubs? Coach Mubs, salamat sa mga video mo. At yeah, na-enjoy ko. Kaso matagal-tagal ko na hindi napapanood. Matagal na akong huling nanood ng video niyo. Yun, inspiring. At saka nakakamiss. Yun, nakakamiss ang Pinas. Okay. Boops! Kailangan natin patayin to using the... Magila lang wala itong ano na to eh. Using this guy. Ito na. Using this guy, we will switch off this thing.